What's up mga ka-master? Ako nga pala si Master Nick and welcome sa aking YouTube channel. Para sa video natin na to, ipapakita ko sa inyo ang isang tricks at mga opening traps sa ating center game chess. So ang opening ay e4, susundan ng e5. So ngayon lalagyan natin ng center game na d4. So, kadalasan, ina-accept yan. Danish Gambit. Kasunod yan dapat ay sa c3. Pero ngayon, babaguhin natin. Queen takes d4. So, ngayon, automatically, lalabas ang knight para threat ang queen. So, ipapakita natin ang kaiba't ibang klaseng traps na mangyayari dyan. So, pupunta ang queen sa e4. Tapos kasunod lalabas ang queen, atakihin ang center pawn. Ngayon knight c3, lalabas ang knight depensa. Ngayon lalabas ang knight ng f3, additional attack sa center pawn. So lalabas ang bishop para ma-fin. So ngayon ang kasunod ay d5 para attack sa center pawn. So ngayon, hahayaan na natin ang pawn na yan, parang giveaway na natin yan. Ang gagawin na lang natin ay magka-castling para safety first. So yon, kung pagkinain niya to, automatically kakainin mo rin yan. So hindi pwedeng kainin ng knight c6 dahil nakapin sa bishop, so kakain ng queen. So yan, pagkinain niya yan, akala mo libre ang kabayo ng white. Pero mayroon siyang brilliancy na gagawin, check. So, hindi niya makain ng knight sa c6 dahil open check, naka-queen, kakainin ng king. So, ngayon, kakainin mo na ng libre ang queen. Hindi makain dahil naka-pin sa knight. So, yan ang so, yan ang ibang variation. So, tignan naman natin ang iba. Pero ngayon ay sa black side tayo. So kanina, e4, e5, di ba? Center game, kinain. Dito naman siya. So kinain to. Dito. Tapos dito siya. Knight f3. Knight f3. Bishop. Ayan. So, tetang bishop, matras lang siya. Tapos check. So, kung bishop yan, equalize. So, try natin dito. So, dito, tignan nyo kung anong pinaka-brilliancy na tira ng black. Pag tinret yan at pagkinain niya, so, mayroon tayong double check. Queenless. So, kung umiwas naman ang black, mayroon pa rin siyang tira dito na check. Pag once kinain, double check pa rin siya. So, pag king naman ang kumain, double check pa rin siya. So, tignan pa rin natin kung anong pwedeng gawin ng black sa ibang variation. Gaya ng sa e4, e5. Tapos, d4. Nang inaccept, kinain. Tignan natin dito. Pag-atras niya dito, so, tignan natin ang pwedeng pag-check dito, pag-threat dito, ay iwas lang. So, so, tignan natin ang bishop c4, usually yan naman ang ginagawa. Kadalasan, knight f3, pero may push po agad doon. So, tignan lang natin kung ano mangyayari. Pag pinush na ang pawn niya dyan, pwede ka naman mag-castling na lang agad. Pag once yan kinain ng knight, nahulog siya sa trap mo, meron siya agad na double threat sa queen, queenless. So, ganun lang kadali. So, losing na agad ang white dyan dahil queenless. Kaya, hindi niya pwedeng kainin yun. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana huwag niyong kalimutan mag-like and share and subscribe niyo ako sa aking YouTube channel.
Maraming salamat and God bless.